kung paano na lang. Kung paano yung mapanggi. Kung paano yung access yung student na kung paano yung sa yung tayo niya, kung paano yung galing ang isa. Nagano saya. Pero alam mo, sobrang understandable. Sobrang understandable kung naging reaction mo. In fact, syempre, nakikita mo rin yan sa mga conversation, ganyan. And, you know, alam ko maraming fans yung Korean Idol, including myself, yung Korean startup fan din ako. At kapag gustong-gusto mo talaga yung isang project, gustong-gusto mo talaga yung isang series or pelikula, halos wala ka nang maisip na gaganap na iba. Parang, ay, dapat galingan yun. Kasi talagang, ang galing-galing nila may susi doon, ganyan. And, it's understandable. And in fact, di ba pasalamat pa nga ako kasi dahil doon, mas na-challenge ako. Dahil doon, parang mas inisip ko, ah, sige, bibigyan ko ito ng different flavor. Ah, ako to, akin to, si Danny to. And I'm happy na nag-resonate siya sa galing mo, audience. I'm happy na na-appreciate na yung efforts namin. And the difference, at least yung ibang take or twist na binigay namin sa character, nakikita nila in a positive way. So yun. Sabi nila diba, pagkat yung bawat character na ginagampanan nyo, ang mawit na pwede mo, what it changed you. Bilang dami, at binakago ba nyo? At paano siya naka-affect? Sabi nga nila, art imitates life, diba? Sobrang totoo for me because kung tayo na startup, I'm starting a new chapter in my life dito sa GMA. Yung character ni Danny, nandiyan siya para abutin yung mga pangarap niya, para patunayan sa sarili niya, na kaya niya, na marami pa siyang pangarap na gusto ko abutin. And I'm the same way. So, doon, wala ko nakaka-relate. Yung naiiwan sa akin ni Danny, yung fighting spirit niya. Alam mo, alam na yung marami yung mga team na abang talaga dito. So, medyo may mga makakampol na kayo ni Alden, ni Atwin, sila ni Direction na. Ano pa ba yan? Yung mga patawag na mga siyempre, para sa akin na dapat abangan yung revelation. Yun, ginawa na... Before I get for the stage. Nasa ulan lang kami po. Siyempre kasi ano to eh, lahat na napapanood natin ngayon, parang set up to for the revelation for dun sa pito ng story. So, kapag napanood yung revelation, I'm not trying to rely on it because it's something that we really worked hard for. Ngayon, nakapagiba sa Maraming rin ako, matakamali, meron din ako mga bagay
ako magaling. And okay lang yun. But, handling bashing, ayaw mo kasi naka-apekto yun sa energy mo. I always like protecting my energy. And of course, bullying is not always good. Thank you, Bea. Thank you, Ms. Rose. For our next question, we have Sir Don Sermino of Abante. Hi, Bea, and congratulations. Anyway, sa pangarap kay Wasta, ano yung tingin mo, ang favorite na lesson na natutunan mo sa akin? Never to give, and never give up sa mga pangarap sa buhay. Dapat kahit na maraming mga challenges, maraming, kahit yung circumstances hindi kapag sa'yo, talaga dapat ipag-yaban mo ang pinag-ibaraan mo at yung mga pangarap mo. Gusto ko naman, parang alam nila
pagkataan ko na na-appreciate ko na lang the Lord for the first time. Kaya sabi ka, you can't perform, Jaborn. Oh, Jaborn. Nakita namin yung mga costume na ginagawa. Di ba diba kulay na? Color po lahat. Yung design. Sparkly. Oo, parang mga, yung mga design na rin. Gawa natin fashion show yung ano, Jimmy, yung TV concert. Congratulations and good luck. Thank you. Next on, our next question will come from Ms. Natalie Tolada of the Philippine Star. Hi, Dave. Hi. First of all, congratulations for the year. My first question, because you were speaking to start now. We have a lot of favorite memory when you were starting now. You always go back to when you naalala ko yung mga, siguro yung first time na nakita ko yung sarili ko sa Facebook. Parang na ano, yun yung nag-upis na yung realization ko na, kung gusto na talaga ako, ito yung pinangalap ko. In fact, naiyak ko na mga bulatay ko sa Facebook. Kasi di naman yun yung saka alam na lahat na ito talaga yung pangarap ko. Kaya ako yung parang sabihin na mag-artista, para meron na akong
since I know that I'm speaking, ang dami natin na walang mahal sa buhay noong pandemic, I now try to enjoy the moment. I try to live with the moment as much as possible. Because alam ko, this is fleeting. Hindi natin ako may friend. So right now, I try as much as I can to enjoy and live with the moment. And I
mas ano, mas komportable na ako ngayon, going in and out of the studio. We're very happy for you. Last question na, since we're at the meet all we have. Remember, years back, nung ginagawa mo pa lang everything to gain your perfect figure, di ba, you're very strict with what you eat, no? You should go lang talaga ng carbs. Ngayon, when you have this body for quite a number of years, how much, nahindi ka ba sa amin, or pwede ka naman kumain? Ganito, kakain ako later. Yes, I met with the movie with GMA films, famous
very privileged na maraming ito. Kami sa movie, Palawa. Ay, yes, ka natapos ito. And advance happy birthday. Thank you. Speaking of birthday, before we formally wrap up this event, this one is very special for Bea because aside from the many blessings she has been receiving, both personally and professionally, she will also be celebrating her birthday on October 17th. Day, and on November